maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po sa Amy Puy. Ko dito ang Agree ako dyan. Ngayong araw ang kasama ko po ay ang chairman ng SINAG at ang ating engineer si Casendo Losendo. So hello po. Amy, magandang umaga, hapon at gabi. Kamustang tayo dyan? Okay naman Casen. Ako, medyo maulan na ang ating panahon ngayon, na. Yeah, oo nga. Kaya ang ano yata natin, topic yata natin ngayon is urban farming, di ba? Yes, po. Maganda yun. Yung mga taniman dun sa urban area, talagang kailangan natin yan. Lalo ngayon, kung tag-ulan eh, yung area ng sa probinsya palaging nababaha. Yes. So kung sa Manila kung may tanim mas maganda, di ba? Tama. Eh ang problema natin, di ba, minsan pagka nabaha yung area, yung mga delivery ng gulay nahaharap. Lalo na kung galing sa kataasan, di ba? Bagyo, ibabiyahin natin 'yan pagdating sa anong baha. Eh wala tayong makain at tataas ang presyo ng bilihin natin, di ba? So kung meron tayong tanim sa ating mga tahanan, sa ating komunidad, eh wala po tayong magiging problema. Masarap pa rin yung kakainin natin at healthy. Yeah, oo. And ako nga sa Manila, may tanim din ako eh. Doon sa garden. Pinalala ko may tanim ka doon, di ba? Yeah, oo. Nagtatanim din tayo dyan. At maganda yon. At least sa urban, makakuha tayo ng gulay kagad. Opo. Makakuha ka ng gulay na fresh at alam mong healthy kasi ikaw mismo yung nagtanim. Yes, oo. And kasi kung maliit naman yung farm, madaling ma-manage eh. Saka hindi mo kailangan i-spray ng insecticide, di ba? Kasi kung may uod man, pwede mong tanggalin na lang. Oo. Ay, ginawa ko yan minsan. Sa basil. Makikita ko yung basil. Ma, bakit parang may uod yata dito? Di ba, uod ba yun? Parang pa-caterpillar na. Ganun yung dating. Ano mo na lang, ganun-ganunin mo na lang, matatanggal yan. Kasi isang piraso matatanggal na kami yung matagal na pasok, di ba? Madaling i-manage. Kaya nga, kasi ito pinopromote natin sa ating programa, magkaroon po tayo ng mga ethical garden sa ating tahanan para hindi tayo magugutom. Lalo na yung mga naka-container, kagawa, maulan man o mataas ang sikat ng araw, pwede mo yan ilipat-lipat ng lugar. Yes, at maganda po yung guest natin ngayong araw. Very inspiring ang kanilang istorya. I think father yata, no? Father and engineer. Nako. Yes. Dati kasi no, nakausap natin, gulayan sa paaralan. Ngayon naman, yes. Punta tayo sa ibang section naman. Punta naman tayo sa parokya. Ayan. Punta naman tayo sa mga simbahan. Meron din silang mga programa. Siguro maganda rin yung programa ng government kung itap yung mga simbahan, no? Maganda siguro. Yes, kaya nga, abangan niyo po yan. Ito po ah, agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po tayo sa agree ako dyan. Kasi ito ang aking ipapakilala sa'yo. Naku, first time natin to sa ating programa. Makasama po natin ngayon ay siya po ang kauna-unahang Filipino Canosian na nag-graduate sa MST or Mary Hill School of Theology. Siya din po ang Parish Priest of San Pablo Apostol in Magsaysay Village ng Tondo. At
Ito kasi, ito, meron siyang mga sinimulang programa. Ito nga yung Call for Mercy at yung Bangon Happy Land, saka Shelter of Joy and Feeding Center Program. Dito po yan sa Tondo. Pinapakilala ko po sa inyo si Father Reynaldo Dagitera or Father Dodong. Hello po! Hello po! Good morning sa lahat! Morning, Father! Morning! Good morning po! Good morning! Sigurado ako mabibless ang ating programa at pati ang ating mga manonood sa araw na ito. Oh, para first time ata may pari dito. Oo, po. First time. Opo. Father, simulan po natin ang ating tanong. Medyo nagkakwentuhan na tayo kanina, no? Ang pinito mo nga sa akin, may mga programa mo, Call for Mercy, Bangon Hapilan. Ito yung nagkaroon po ng sunog dyan sa Tondo last year. Eh meron din tayong Shelter for Joy and Feeding Center po, no? Father, itong mga programa mo, ano ang parang naging inspirasyon para gawin po ito, maliban po dun sa naging nagkaroon tayo ng sunog? At saka, sabi mo kanina, meron tayong hydroponics and ano dyan, mga pagtatanim na ginagawa sa inyong parokya. Opo, kasi sabi ko nga, di ba, sa hirap ng buhay ngayon, parang ang sabi nila, parang reset ito, reset. Parang computer ba, nire-reset ang buhay natin. And back to basic, ano, hindi man tayo makaalis. Eh, nag-umpisa na yun na sabi ko, kailangan natin na yung mga magulang ma-empower sila. Kasi karamihan dito, mga magulang ay nasanay na na yung hanap buhay nila dito sa lungsod. Ano. Pero nalimutan na nila na mayroon palang pwede magawa na lalong-lalo na yung back to basic na we can produce our own food. No? Ang unang inspirasyon ko talaga niyan ay balik tanaw lang sa karanasan ko kasi nung mga maliliit pa kami, yung tatay ko mahilig talaga magtanim. Ano? Kaya yun ang inumpisa natin. Sabi ko, why not we try to empower people back to basic. Kung sino lang yung kuan, sino lang interesado. And we started with these people sa ating mga beneficiaries ng programa natin ng Shelter of Joy. Ay Father, pwede niyo ba sa amin ilarawan yung inyong sardin dyan sa inyong parokya? Sa likod ng simbahan natin ay dati, kuan man yun, abandon, wala, mabato kasi tambak lang lahat, hindi naayos. Tapos, medyo malalim pa. Kasi in-elevate man nila ang simbahan, kaya malalim. Eh, pag magbili ka ng panambak, babayad ka. Malaki po yung gastos. Kung wala man tayong pera, gagastos na naman. Tapos, ang mga tubig naman doon sa simbahan ay diretso lang sa drainage. Naisip ko, why not we collect this water at saka gagawa tayo. Instead na magtambak, maghukay tayo. Kasi nandito na ang lupa, hukayin na lang natin. Talagyan natin ng parang cistern. So doon natin pinadalo yung tubig. Kinolekta natin ang tubig, tapos sabi ko, may tubig na tayo, lagyan na lang natin ng isda. Sinilagyan namin ng tilapia. Pagkatapos sabi ko, basa-basa ko doon sa research ko, pwede pala ito ng tinatawag na aquaponic. No? Aquaponics, so, yeah. So, di naglagay na ulit kami ng mga, yung mga hubs ng drum na plastic. Nilalagyan namin ng filter, tapos pinadaloy natin ang tubig. Tinataniman namin ng kangkong. So, yun, ang kangkong kasi giver siya. Pag putol mo, tutubo ulit. Putol, tubo. So, nag-umpisa doon ang ating gardening. Tapos sa gilid, instead na yung mga nahakot na, na lupa, ginawa na ngayon na garden. Tapos doon sa rooftop naman lang po, ng para sustainability ng program ng Shelter of Joy, sabi ko mayroon tayong area doon sa taas. Bakit hindi natin ito gawin din na hydroponic? Ano? So nag-inquire ako sa iba't ibang mga kaibigan, research sa internet, tapos may mga nagtitinda ng mga gamit sa hydroponic, hingi ng advice, tapos punta ng UP, bumibili pa ako ng snap solution doon. So, nag-umpisa tayo diyan, nag-buod naman natin yung ating hydroponic. Ngayon, ang ginagamit ko pa noon, yung mga bato. Bato-bato pa galing sa Pampanga kasi pumunta ako ng Santa Rosa,
sa kay Kuya Deo ng aquaponic farm doon. Ang kanyang advice ay bumili ng yung kuan, yung mga lahar pebbles sa Pampanga. Eh doon punta din ako. Yun ang ginagamit namin na parang media para tataniman ng litos, no, litos kami. Eh pero sa kaikot-ikot ko doon sa market dito sa pre-tail, ang daming mga buko na tapon lang. Buko ba pagkatapos kunan ng laman, tapon na lang ilan lalagay sa sako. Okay. Eh so yung baon ng buko yung ginamit nyo? Buko ba na yung green pa? Ayun siya, yung tinanggalan lang ng laman. Tapos nilalagay lang nila sa sako, tapon na. Eh sabi ko, nag-research ako sa internet, eh pwede palang gawin yun ng coco peat at saka coco fiber. So, nag-inquire ako, naghingi ako ng tulong sa Caritas, binigyan tayo ng shredder. So, ngayon nagpakulikta naman ako ng mga basura doon ng mga bao, ng buko. Tapos, biniling namin at ginawa namin ng coco peat at saka coco fiber. At yun ang ngayon ginagamit namin para taniman ng litus. So, siyempre, nung umpisa yan ay acidic man yun, kaya binabad muna namin ng mga 24 to 2 days. Tapos, hanguin, yun na lang ang tataniman natin. So, yun ang ginagawa natin. Ngayon, for a start, mayroon tayong 230 boxes na hydroponic. Maliban dito sa kumbento kasi hindi ko binibenta dito sa kumbento kasi para sa amin yun. So, mag-harvest din ako. Pag-harvest ko doon sa litos, sa farm ko dito sa itaas, diretso na ako sa kusina, kakain na lang ako. Anong diretso na ganun ang litos ko. No? So, doon naman, 230 boxes na styro box. Tapos mayroong 21 na butas. Malaki-laki siya. So nakahingi tayo ng donor na nagbigay sa atin ng pera para makabili ng styro boxes, no. So yun, at ang ngayon, so far ang dinahandahan natin sa isang box, nakaka-harvest kami ng 1 kilo na kuan, 1 kilo na litus, no? So ina-alternate natin ang harvest para every other week mayroong harvest, ano. So, ine-experimentuhan ko pa ulit ngayon para sa talagang mayroon tayong controlled environment at saka projected na yield ng crops ng litos, ay tinatry ko ngayon mag-experiment ng kuan yung grow light para supplement ng araw. Pag wala masyadong kuan, wala masyadong araw, lagyan siya ng grow light, no, para ma-maintain pa rin ang tubo. Maganda talaga mag-eksperimento kasi sa area kung saan na tayo. Kasi maraming variables ang agriculture. So, ito yun ang tinitingnan ko para kung matuloy-tuloy ito, sana mag-increase lang yung aming 230 boxes na kahit na mga 1.5 to 2 kilos per box, ay masustain na ang feeding program at saka pagpapaaral sa mga bata na mga basurero dito. So yun ang una kong tinitingnan. At ang mga nagtatrabaho, yun mismong mga nanay. Silang mga volunteer nyo? Silang volunteer, tapos actually binibigyan sila ng 5 kilong bigas every week. So 1 kilo per day ang kanilang tinatanggap para sa tulong sa family. Aside from pagpapaaral natin sa kanilang mga anak at saka yung sa feeding. So, sa 50 na mga nanay o mga parents, ay nag-schedule sila dito, mga tag-5, tag-8, depende sa ginagawa kasi natin sila ng basic ecclesial community. So, may silda-silda sila na everyday pupunta sila dito, mga twice a week, ganon. Sila yung nag-aalaga, nagtatanim ng litos, no, mag-harvest, mag-repack ng litos, no. So tayo naman ang ginagawa natin ay nagma-market tayo sa Facebook, no, sa online, sa mga friends. O doon na natin kasi i-deliver na lang kasi yung dati din ang mga
mga kuha natin, delivery dito, mga lay ministers, mga volunteers natin dito na nagtatrabaho sa Grab at saka sa Lala Move, sa Lazada. Pinasama na namin pag mayroong delivery. So may mag-detect dito, may mag-deliver kahit sa Antipolo nga. Antipolo. Umaabot, alayo ah. doon sa Oo, umaabot yung gulay natin doon sa Marikina. Tapos, aside from that, nagpuan tayo ng gardening. Ngayon, nag-embark naman tayo ng kuan, yung rabbit tree. No, rabbit tree kasi yung mga rabbits, pwede alagaan dito sa urban setting. So, mayroon tayong program ng rabbit tree dispersal. Inuumpisan pa namin, nakahanap din tayo ng tumulong dito na isang farm galing doon sa Batangas. Ano. So, sila yung nagdo-donate ng rabbits. At saka mayroon din tayo yung si Sir Art Veneracion, tumulong sa atin diyan sa Baliwag. Siya yung nagbibigay ng training at saka parang siya yung advisor natin ng program para ma-disperse natin itong kuan, rabbits. Kaya mayroon na tayong naumpisahan mga 13 na mga families, pero yung umpisa kasi natin ng seminar dito ng rabbit tree ay mayroon tayong mga 30 na participants. Pero 13 lang munang nabigyan natin kasi yun pang available na mga i-disperse natin. Ngayon naman, nagpapasidling ako ng kuan, yung Madre de Agua, yung Napier, yung Mulberry, at saka yung malunggay. Daming malunggay dito. So, magpapatanim ako, paikutan ko itong parokya ng mga ganito na tanim. Ano? Eh, kasi dati, nung umpisa talaga ng kuan, nung ano yun, yung pandemic, nagtanim ako dito ng mga nakasako sa kulang ikot sa parokya. Naku, nung magtanim ako lang, kung ilan lang yung tumulong sa akin, dalawa, tatlo lang kami. Mag-harvest na kami, dumami. Na kami. Ang mga nanay naman, gumagawa sila ng mga container na garden ng mga pots nila. Tinataniman nila ng alukbati, yung kangkong, yung talbos, yung mga giver na kuan, ng mga tanim at saka yung saluyot, ano. So, ito na yung pagkain natin sa feeding program natin. Tapos yung iba naman ay binibinta natin sa mga parishioners natin. Para lang may ikot lang din, ano. Ang plano talaga namin kanila Dr. Sasi, yung gusto ko na ma-achieve dito is yung magkaroon ng demo farm itong parish na to, tapos mai-cascade natin sa mga barangays at saka sa mga communities dito para sana kahit na sabi ko nga kahit na nga sa bahay ninyo magkaroon lang kayo ng 4-5 na mga container, pero isipin natin kung tayo 400 na houses kayo doon, ilang containers 'yon, 'di ba? So marami na yung ma-produce natin na pagkain. So yung mga bahay-bahay nag-start na rin na nagtatanim or diyan lang sa parokya. Kuan. Yeah, kasindong ang ginagawa pa natin dito is yung mga volunteers natin at saka beneficiaries ng program ang nag-umpisa pa lang. Mayroon ng mga nakakatuwa kasi may mga pictures na sila pinapadala sa akin kasi hindi pa man ako makapunta doon lahat sa area. Mayroon na silang mga na-harvest, may na mga gumagapang na ng mga ampalaya, gumagapang na ng mga patula, mayroon na silang mga kamatis sa mga paso, may alugbati na sila, nakahang lang doon sa gilid. Hindi lang lettuce kasi madami na pala. Oo, yeah. Doon sa bahay nila. Oo. Kasi maarte mang bata tao dito, parang foreign man yung litos. Ang gusto nila dito, malunggay, lukbati, which is good also. Eh, pero sabi ko, ang litos kasi mas mabilis sa hydroponic at saka high-valued crops siya. So, kaya malaking potential. Pero sa mga anak nila, sila mismo, ay hindi man kumakain kasi sabi nila pang mayaman man yung father, may mga samgyupsal, ano yun? Yes, oo. Oo, ipang mayaman man yung father, sabi ko,
Eh, di ba, pag nagtanim na tayo, mayaman naman tayo. Kaya mag-practice na tayo pagkain. Pero hindi mo talaga maturuan yung mga lasa-lasa nila. Eh, sabi ko, okay lang naman, kahit na malunggay, masarap din. Lukbati, masarap din. Saluyot, pichay, okay lang yung... Yung mga tinatawag nating metal. Metal boss. Oh. Okay na yun. So yun, pero dream yun kasi dong, na sana, kasi nag-usap-usap kami ng dalawa, tatlong barangay captain. Hinihintay lang natin itong pagkuhan ng pandemya. Willing sila na may apply itong dahan-dahan na programa natin. Kasi sabi ko, ang parish, ang kasi para hindi masyadong tied up sa politics, ang parish ang maghahanap ng paraan. Ika-cascade lang natin yung mga programa. Dito sa atin ang training, doon sa barangay ang application. So instead na magtanim kayo ng bulaklak na hindi naman yun makain eh, yung mga dekorasyon nila doon sa daan-daan, itanim kayo ng alukbati doon, mabilis tumubo yun, malunggay. Yes. Oo. Opo. Yun na lang sana. Eh, Father, nakita ko din na meron kang mga mushroom. Pwede ba sa ating pagbabalik, kukunin ko muna ito ha, pero sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin ang mushroom mo dyan sa iyong parokya. Ito po ang agree ako dyan. Okay po. Agree ako dyan. Balik po ang agree ako dyan. Okay. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pentuhan. Kasama po si Father Dodong. Father, maliban doon sa lettuce, alukbate, tapos yung mga iba pa nating gulay na nabanggit o malunggay, ayan, meron pa tayong mushroom dito. At nakita ko parang tuloy-tuloy ang iyong harvest eh. Araw-araw, Ami. Araw-araw. Nakakatuwa kasi... Di ba yung mayroon tayong aquaponic, tapos maraming isda. Nakaharvest na rin tayo ng tilapia ng isda. Bago ko bag-usapan yung mushroom, yung isda kasi, naging educational din na ginawa ko dito. Kasi ako, hindi man alam ng mga bata, mga nanay, kung anong paano mangisda. Ano? So kaya sabi ko, sige, itong isda natin, bingwit mo, bilig mo. Kung hindi ka makabingwit, wala ka makabili, hindi ka makabili ng isda. Kaya... tuwan-tuwa yung mga bata dito nang mimingwit sila ng tilapia, eh first time sila nakaranas ng mamimingwit sa fish pan na maliit, ano. So ang problema naman, nagreklamo yung mga nanay kasi hindi naman aalis yung mga bata kasi gusto nang mamingwit palagi. Madami yung nakukuha, wala na silang pambayad ng pambayad sa tilapia, ano. Pero nakakatuwa kasi naging educational sa mga bata kung paano ang isda, paano palaki ng tanim sa pamamagitan ng dumi ng isda. So ikot-ikot lang yun. So yun ang sa aquaponic. Ang dami ko kasi plano. Ito namang mushroom. Familiar ako sa mushroom kasi yung ate ko sa Central Mindanao University sa Musuan dati sa Bukidnon. Ay ang ate ko ay plant pathologist, ano. So siya yung nagco-culture ng mushroom nandiyan sa test tube, iba't ibang klase. Kaya nung estudyante pa ako, palagi ako nandoon sa laboratory niya. Sila yung nagpapatubo, nagpropagate ng mga saging, no, maliliit sa test tube lang pagparami ng mga pineapples, no. So mga maliliit na kakatuwa magpropagate sila, tapos yung sa pagpaparami ng orchids na iba't ibang mga varieties. So sa laboratory lang yun. Tapos mayroon silang isang section doon sa ate ko, yung pagpaparami din ng iba't ibang variety ng edible mushroom. Ano? So kaya napamilyar ako ng mushroom kasi hindi man masyadong mahirap palakihin. Ano? Hindi mahirap alagaan. Ang dito lang, hindi ko lang magawa talaga na mag-produce ng fruiting bags kasi maraming proseso. Wala man akong mga materials sa kailangan. O, kasi urban setting man ito. Kaya, nagpuntak ako, nag-research sa mga friends, sa mga nagtitraining dito. Naituro ako doon sa isang farm dyan sa San Jose del Monte. Siya naman, si Angie, ang pangalan niya, siya ang gumagawa ng fruiting bags natin.
So, doon ako kumukuha ng fruiting bags, binibili ko doon, tinataniman na niya ng kuan iba't ibang mga variety ng edible na mushroom. Tapos dinadala ko dito. Nung umpisa, kunti lang muna. Nung umpisa kami ng 50, eh ngayon, nandyan na kami sa 500 yung binili ko dati na fruiting bags. Eh kaso eh, yung iba din ng mga parishioner, eh sumisingit din eh. Kaya hindi ko naman matanggihan, kaya nabawasan ako ng 200, 300. Eh kasi mahirap magkuhan, hanap pa ng fruiting bags. Ano? Yun ang ginagawa ko dito, namili ako ng fruiting bags, tapos alagaan na lang. Basta tatago lang siya. Ang ginagawa lang kasi ng ate ko noon, ay basta ma-maintain lang ang moisture. Hindi siya matuo, hindi siya matuyuan. So every morning, inisprehan natin. Para maganda yung kanyang tubo, tapos ang pag marami ng puti nung nagklaklag na yung kuan yung molds niya, yun lang ini-script lang siya, tapos hayaan na for 6 to 8 months ang tubo niya. So ang estimate natin ng kuan ng per fruiting bag ay makaproduce siya ng kuan minimum ng 1 kilo na bunga ng kuan mushroom. Sabi ko mas maganda rin ng mushroom as a source ng protein natin. Yes. Tapos masarap naman siya sa pagkain, eh at saka walang chemicals din, ano, mas safe din siya. Nung tiningnan ni kuan dito sa taas ni Dr. Sasi sa taas ng simbahan, mayroong isang kwarto doon. Kasama yung Caritas, sabi nila sa akin, Father, ito ay very may potential ito malagyan natin ng 25,000 na fruiting bag. Sabi ko, naku, baka hihinto na ako ng pagmimisan yan. Iba ito. Magmamushroom na lang ako. Ang busy mo na nun, Father. Oo, naku, Panginoon. Baka pagalitan na ako ng boss ko na ayaw ng Panginoon. Hindi. Sabi naman lang, i-organize lang ang potential ng. Kasi sabi ko, mahirap talaga kahit ng simbahan ngayon na nagdepende lang tayo sa kuan, sa offering. Kailangan maging entrepreneur din ang simbahan. Hindi naman dahil para kumita, kundi parang social entrepreneur para maitulong sa maraming nangangailangan. Kaya ito yung nakuhan ko na ang mushroom. Sa araw-araw ko na kuhan dito, maka-harvest ka. Sa ito lang yun, ha? Kumusta, maka-harvest ka ng 2 kilos, 1.5 kilos every day. Nakaka-enjoy naman mag-harvest, ano? Kaya sabi ko, we can do something. At saka, isa lang yung mushroom na yan, itong mga garden natin. At saka, nasa isip ko ngayon na, yun na nga, i-increase yung mga tanim para sa feeds ng rabbit. Tapos yung popo naman ng rabbit, yun ang maging fertilizer namin sa tanim. Oo, yes. Napaka-epektibo pala ng dumi ng rabbit. Kasi nung dilagyan namin yung mga tanim namin ng talong, ang daming bunga ng talong. Ano? Napakaganda. Oh. So yun ang kuan, popo nila, ang ihi nila, yun ang ginagawa namin ng pangdilig, tapos pang-fertilizer. Sana, in-experimentuan namin ni Sir Art na binerasyon sa rabbitry ay mapababa ang presyo. Pero nag-isip din ako ngayon na yung maggawa ng kuan, ng moringa powder at saka yung saluyot. Naghahanap ako ngayon amin ng kuan, ng dehydrator para yung nakukulikta namin dito ng mga saluyot, na malunggay. Mabilis madry. Ipadry yun. Tapos gawing powder. Mayroon akong kuhan. Ano yun? Yung, ano yung tawag noon? Yung pagiling para maging powder. Yun ang panglansin natin sa feeding program. Kasi pag hindi na makita ng bata, ibububod na lang sa mga kanin, sa ulam. Yes. Kahit na nga yung sa mushroom natin, pinapakain natin dito, slice natin, buburan mo rin ng mga powder ng moringa, yung malunggay at saka saluyot. Kumakain na ang bata, nalalansi sila eh. Mas sustansyado. Napaka-healthy po nun. Sabi nga, parang isang ganun lang eh, isang
lukot-lukot lang dun sa barangay powder pag nilagay mo sa ano kanin eh. Mataas po talaga yung sustansya na makikipak. Oo. Tapos alam mo yung nagbasa-basa ako, nagtingin din ako sa internet, katulad ng bansa ng Zambia, sila pala ay moringa economy. Kasi ang Zambia, ang pinakamalaking export nila ay moringa powder at saka byproducts ng malunggay. Sabi ko, ang bilis pagtanim niyan dito sa Pilipinas, eh bakit ay nagugutom pa yung mga tao? Anong... At nakakalungkot kasi mismo ang farmers ang gutom. Sila naman ang pagkain sa nagpakain sa bansa. Pero sila mismo ang hindi makakain na maayos. Ano. Ito yung isang, bakit hindi tayo pwedeng mag-innovate ng ganun? Ano? Na maraming mga endemic pwede mapalaki natin, maitanim natin, mas sustansyado pa kaysa mga food chain na to, kung ano mga ano itong mga maraming pagkain ng puro pride naman ano at saka puro chemical. Sabi ko, we need to have alternative at saka yun ang kailangan natin kung ano ilagay ng nanay sa pinggan. Kaya sabi ko, ang sisihin ko talaga itong mga nanay na to, ano, kasi kung ano-ano pinapakain pagkatapos kung magkasakit ano, punta naman din sa simbahan. Sabi ko nga eh, alam nyo, hindi nga ako nag-asawa. Eh bakit ako magpapakain na magpapagamot ng mga anak ninyo? Ano? Meron mo nung last, kwento ko lang ito, Ami, kasi doon nga. Kasi dito, mayroong lumapit sa akin dito, nagpapahangin na ako sa harap ng simbahan. Mayroong isang kabataan lumapit. Akala ko kabataan, sabi niya sa akin, Father, yung asawa ko, ng anak na. Sabi ko, congratulations, may asawa ka na pala. Sabi niya, oo, Father, may asawa na po ako ng anak ng asawa ko. Sabi ko, mabuti. Sabi niya, Father, kailangan ko tulong mo. Sabi ko, bakit ano? Ano may tulong ko sa iyo? Sabi niya sa akin, Ami Kasindong, Father, pwede mo bang bayaran mo na ang ospital para makalabas asawa ko? Sabi ko, hindi nga ako nag-asawa, ba't ako papapabayarin ng hospital, Panginoon naman? Pero gan, Ami Kasindong, maawa pa rin. Kaya kahit na paano, mabibigyan mo pa rin kay Kunti. Oh. Pero sabi ko, bakit ganito pag-iisip ng mga tao? Ano, akala siguro nila, marami pera itong pare na ako din. Nagtatanim na nga ako ng kangkong, ano, para mabuhay ako pagkatapos ganito. Pero ibig sabihin, yun lang ang nasa laman ng isip nila. No? Kaya sabi ko, itong mushroom, itong kangkong, talbos, malunggay, simpleng paraan lang ito. Pero pwede pala itong maayos natin basta matrain natin. Mayroong pinupost sa akin si Dr. Sassy. Sabi kasi niya, Father, yung kung maipalaganap natin yung small program ng pagtatanim ng basil, maganda yung basil kasi hindi man kumakain na mahihirap niyan. Pangmayaman lang yung basil, ano? Yun pala, ang basil ba, pag marami pala yun, 800 pesos ang kilo. Mahal pala yun, ano? O, yung mga herbs. Mga herbs. So, yun ang isang suggestion ni Dr. Sassy na pwede natin itanim, pwede tayo mag-innovate ng hydroponic na mga herbs. Tapos, dito lang ang collection natin. Tapos, tutulungan lang tayo sa marketing. Ano, pero ang product nan ay galing sa mga beneficiaries natin. Sa mga nandito sa Islamery. Oo. Kaya natuwa ako kasi maraming suggestion si Dr. Sassy sa akin. At sana, pag maayos-ayos na itong panahon, yes. Ito talaga makakascade natin sa mga bahay-bahay dito sa urban settings, lalo na sa mga squatters natin na magbabago yung pag-iisip nila na hindi pwede na sila ay makadepende lang sa dole outs. No? Mag-aaway sila sa kuwan, ayuda ng gobyerno ng Panginoon. Pagkatapos, ang dami nilang hindi mabigyan kasi marami dito, walang mga birth certificate, walang mga nasa listahan sa barangay. Kaya wala silang services ng gobyerno, walang ayuda. Hindi man pwede kasi kumakain din yun. Ano?
eh, alam mo ba, kasindong ami, yung nangyari nung namigay tayo dito ng kuan sa tulong ng Caritas Manila from businessmen sa iba't ibang dito sa Metro Manila, namigay tayo ng gift check noong kasagsagan ng kuan ng pandemya. Ipinamigyan natin lahat kasama yung iba't ibang mga kuan, mga religion dito, may Iglesia ni Cristo, born again, Muslim, ano. Eh, mayroon pa nasama doon, sabi nung doon sa squatters natin, eh, Father, hindi kami mang-hold up ngayon. Mga hold upper pala sila. Ano? sabi ko, iyan lang muna. Tanggap na, binigyan sila ng volunteers natin. Eh, sabi ko, bawal mang-hold up ngayon kasi may social distancing. Ano? Hindi kayo pwede lumapit. Ano? Pero pati yung sila, nahirapan din. Pero sabi ko, panghirap. Kung ito lang palagi ang iniisip nila, kailangan turuan talaga, umpisa yes. sa mga pamilya. Ano. At nakita ko ngayon, dahil nasanay sa yung mabilisan, nagkulang talaga yung tao ng pasensya. Eh, ang agriculture, ang susi doon is pasensya. Yes. Pag-alaga, araw-araw, puntahan mo. Minsan, kausapin ko pa yung litos ko. Ano, kailangan maging healthy kayo. Ano, diba? Pero kailangan yung pasensya, hindi yung pabilisan ang buhay. May proseso ang buhay. Hindi pwedeng agad-agad. Ano, kailangan natin muli magtanim para mayroon tayong anihin. Hindi pwede na nasa mall lang, bili, nandyan agad. Hindi man pwede ganun ang buhay. Ano. Kaya ito, sa akin, maging formative din ang isang pag-aalaga natin sa urban gardening. Pampalakas sa kanilang kalooban, sa spiritual life nila, at lalong-lalo na pagpapahalaga ng biyaya ng Diyos. Ano. Lalo na pag nakita ko, ngayon tingnan mo, pag polluted ng lugar natin, nagkakasakit tayo, kung anong ginagawa ng mga iba't ibang farmers para kumita, nilalagyan ng mga insecticide, pagdating naman sa atin dito, bili tayo ng bili, nagkasakit naman tayo, no, pagkatapos saan tayo pupunta? Okay? Tayo rin ang maghihirap. Pero kung tayo, mag-umpisa tayo ang hahawak ng ating buhay. Let's start to plant. Let's start to do yes. something. Pahalaga natin ang biyaya ng Diyos. At pasensya. Ganun ang buhay. Oo. So, thank you, Father. Ang dami kong sinabi ko. Kasindong patawad na, Ami. Ang dami kong ako nakunto. Ako napaka-informative naman at napaka-inspiring po na kayo yung mga sinasabi. Kaya kami ni Kaseno, tahimik lang eh. Patawad. Nakikinig kami. Nakikinig lang eh. Pero, Father, napaka-inspiring kasi... po. Opo. Ito nga sa inyo kaya gusto kong mag-visit kayo. Oy, nako, pagka puro na leave itong pandemic, yes. talaga nadalawa ko dyan. Opo. Ito nga po yung mga story, talaga nasabi ko na agriculture can transform lives and the community. Yes. So, kasi ito yes. po yung isang patutuhan na alam naman natin na hindi ganun ka, ano, ang lugar ng pondo, eh, merong mga ibang reputasyon. Oh, oh. Pero dahil nga po dito sa agriculture at paninimula nyo, eh, mabibigyan natin ng kakaiba at ibang identity itong tondo, di ba po? Kasi, naku, looking forward po ako na baka bisita sa inyo, Father, sa ano, Kasendo, samahan mo ako. Oo, punta tayo. Si Kasendong malapit lang dito. Eh, pasilan mo ako. Oo, nasa Pangasinan mo ako, Father. Pangasinan ka layo. Ang layo mo pa rin pala. Ano? Pero pagka I'm looking po, forward. Pagka po, Father, kami ay dadalaw dyan at makalimbon. Gusto ko makita yung rooftop mo, saka yung maliit na palaisdaan dyan. Opo. Nung bata ko, pwede po talaga kami mamingwit pagka weekend. Oo, naku. Oo, kakatuwa. Oo. Tapos ngayon, nag-umpisa ako ng hito. Ano? Naku, Kaseto. Yung hito ni Kaseto. Kasindo. Kasi pwede kami magbigay ng fingerlings. Mayroon. Uy!
kailan ba, kasan bakunin? Kailangan ko ng fingerlings. Malapit na, di ba, cousin? Bigyan mo ako, ha? Kasi yeah, yung pagkain. Pasyal ko dyan. Kasi, upo, kasi doon kasi, sinabihan ako ni Kuya Art, Veneracion sa Baliwag. Kasi hindi lahat ng rabbit ay makuha mo. Kaya yung ulo, yung balat, pinapakain niya sa hito niya doon. Hito. Ang laki ng mga hito niya. Oo. So, lahat ng sa rabbit ay mapakain sa hito. Ayun pala yun. Kung minsan naisip ko, ganun pala yung buhay talaga. No? Kailangan magbigayan. Ano? Kaya sabi ko, Ami Kasindo, ang dami palang araw-araw nagsakripisyo ng buhay para sa atin. Yung pagkagat natin ng manok, yung manok na yan, namatay yan para sa atin, di ba? Nagsakripisyo yung mga hayop na yan. Kaya sabi ko, magpakabait tayo kasi marami nagsakripisyo sa atin. Ano? Hindi lang dahil kain ng kain tayo. Pero tinitingnan ko lang yung rabbit, ano, pagkatay, isang beses na kawawa talaga kasi para maluha-luha yung hayop, ano. Sabi ko, tingnan mo naman, nag-alay ng buhay ito sa atin. Tapos, kaya hindi talaga tayo sana magkasala kasi maraming nagsakripisyo ng buhay sa atin, ano. Maging lesson din yun sa mga tao na maging aware sa mga sakripisyo, sa mga hayop, sa mga tanim, sa mga farmers na talaga naghirap niyan. Sa mga taong naandyan palagi na sumusuporta sa programa nito, ang dami nagsakripisyo. Kaya sana mag-guilty tayo pag nagkasala tayo kasi hindi pwede na maging masama yung tao kasi maraming kabutihang ginawa ng natura, ng hayop, ng mga tanim para sa atin lahat. Ibiyaya yun ng Diyos. Ano? Naku, tama na, Ami. Kasi tinigo ang dami kong isa sa... Oo po. Ayan. Father, next time na makabisita kami dyan. At gusto ko nga po na we are blessed to be a blessing. Kaya mga pagpapala po sa atin ng ating Panginoon ay hindi lang po pang sarili lang. Ito po ay para sa lahat. Kaya alam ko na ang ating programa din ay blessing po sa iba. At blessed po kami sa inyong presensya sa araw na ito. Maraming salamat po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, alam ko na nag-enjoy din kayo sa episode na ito. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Maraming salamat.